Nakikita niyo ba ang drum na yan, guys? Gagawing baroto yan ni Papa. Ikakat niya ng tatlong piraso. Pagkatapos, pagdikitin niya, yun, magiging baroto na. Yan, subaybayan natin ang susunod na gagawin. Kinakat na ni Papa ang plastic drum, guys, into 3 pieces. Ayan na guys, nakat na yan. Nakat na guys into 3 pieces. Pagdugtungin na yan. Bayan natin to guys hanggang matapos. Okay. Wow, nagawa na talaga guys, oh. Nawala na yung harang sa gitna. Ayan, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Ayan, tinahi pala, oh. Tinahi niya ng ano, nylon. Bawat dugtong nylon. Pagkatapos, lagyan niya ng epoxy. Epoxy para hindi makapasok yung tubig. Ano ginagawa mo pa? Ginagawa mo na. Ba't nilagyan mo ng butas ang gilid? Ano ilagay mo? Ah, tahi pala guys. Tinatahi pala niya, hindi pa tapos. Ayun. Abangan natin ang susunod. Plastic drum ang ginawa naming bangka, guys. Ayan, guys. Update dahil tayo. Ayan, may mga division makakamura kami dito. Ang baroto. Binili naming 500 yung drum na yan. Tapos, gumastos lang kami ng 2,000 lahat. Samantala, yung bangkang ano kahoy, 12,000 ang amount noon. So, practical na lang. Kasi ano lang naman yan eh. Tingnan natin ang gilid guys. Oh. Ginamitan ng grinder para malinis at saka pantay. Yan. May sidings na the guys. Oh. Baroto. At saka yung dito guys, nakabolt pa yan, oh. Yan, may bolt. Tapos, i-ano na yan agad. Lagyan ng epoxy para hindi na makapasok ang tubig. At lulutang ito sa tubig. Yan, hindi pa tapos ang siding. Tingnan guys, nilagyan na ng epoxy ni Papa ang boat. Yan, epoxy na yan. Hindi natatagos ang tubig. Yan, dito sa gilid. Nilagyan na ng epoxy lahat. Lahat na pa? Nilagyan mo na? Diyan,
Lahat naong. Yang naong daw lahat. Tingnan nyo guys, nilagyan na ni Papa ng katig o batangan para balancer, para steady lang tong lulutang sa dagat o sa ilog. Yan, pero hindi pa tapos yan, may kulang pa. Yan na guys, oh, nilagyan na ng balancer ang katig. Ayan. Tapos niyan, dito na naman sa kabila. Singuman lang ka niya. Ang ganda na tingnan guys, oh, ang kintab. Nylon pala, nylon pala, pang tali. Ayan, tumalan. Ayan naman sa dulo guys. Nilagyan niya ng pang siradura. Ayan, para hindi makapasok ang tubig sa pipe. Dito. Ayan, ganun din. Hindi makapasok para lulutang siya ng maayos. Yeah. Di ba? Ah. Kani. Guys. Okay. Ayan guys, natapos na rin ang baroto na ginawa ni Papa. Ayan. Sabitin natin. Ayan, kanina sa gilid. Iba yung paggagawa nito guys, oh. Tingnan niyo. May mga bolt pa. Yan. Mamayang hapon, ipalutang na namin to sa ilog. Dadalhin na to sa port. Dun sa may pantalan, papuntang face pan. Okay. See you there. Yan guys, ikinarga na sa sasakyan ang baruto guys. Yan. Dadali na yan sa ilog para ipalutang na doon. Dalhin agad sa ano, fish pan. At doon na, gagamitin niyo yung pang ano ng bahog, pang bahog sa isda. Ayan na siya guys. Ready na siyang sakyan para magdala ng pagkain ng isda. At tinetest na ni Papa guys kung floater ba to o hindi. Ayan, sinasakyan na niya. Ayan, okay naman siya guys. Silap, wala namang problema. Ah, grabe Papa, oh. Floater niya, oh. Lutaw man lang. Pero parang di pa init, asa kay may nini ka anak ba? Di ka tamunod anak ni? Malaki at bata. Pagdalawa. Init lang. Grabe kasakit kaya yun sa init. Naabot na. Thank you na. For watching. Yes. Bye. Ipayang ka na po. Hi. Hi.